That's why, you know, I think evangelization work needs a lot of groundwork. And that groundwork isn't immediately about preaching. It can begin with a basic pakikipagkakwentuhan. It should begin there. Alam niyo yung parable of the sower. I remember many years ago, we were having a Bible study with farmers in Cabiao, Nueva Ecija. Tapos yung isang matandang magsasaka, nag-react siya doon sa parable of the sower. Ang sabi niya, pakiramdam ko ba gan, sabi niya eh, yung magsasaka na kinukwento sa ibang hindi, hindi pagkabobo. Jesus, nagulat ako, sabi ko, ano kayo? Yung kinukwento ni Jesus na magsasaka, hindi marunong. Eh bakit? Kung mahusay siyang magsasaka, eh kung saan-saan niya tinatapon yung mga binhiw niya. Some seeds fell on the footpaths. Others fell on rocky ground. Still others fell among the thorns. So sabi niya, wala siyang sentido kumunong, sabi ko. Alam niyo, kami mga magsasaka. Sa huli na namin ginagawa, ang paghahasik ng sabi niya, ang pinaka-importanting gawain ng magsasaka ay soil preparation, paghahanda ng lupa. Hindi nga namin kaagad inaararong lupa. Kung matigas yan, paano mo aaraluhin? Masasaktan ang kalabaw. Patubigan mo muna. Pag pinatubigan mo ang lupa, lalambot yan. Mas madaling araruhin yan. At pag inararo na yan, sabi niya, susuyurin pa natin para maalis ang mga bato-bato at mga tinik-tinik. At pag inararo, so pinatubigan mo, inararo mo, tapos sinuyos mo, inalis mo, mga bato at mga tinik, patatabain mo pa yung lupa, sabi niya. Tsaka pa lang kami mag-aasin. Nung narinig ko yun, sabi ko, ano? Tama siya. Kasi kapintero siguro si Jesus, kaya hindi na masyadong alam niya. Kaya mahina na po ang kayo, kanyang parawal. Buti na lang, in-reticize ang isang magsasaka. The truth is, soil preparation. And I'd like to believe that evangelization begins with that. How do you prepare the soil for the seed of God's Word? Otherwise, nagtatapon ka lang, nagsasayaw ka. Do not throw pearls to swine. Ang sabi niya, di ba? Do not throw the pearls to the swine. They will just trample on them. Hindi nila nakikita ang halaga niya. The seed of the gospel can only grow on the fertile ground of charity. And we don't have a monopoly of charity. Wherever we are in the world, whatever race, color, or creed, you are bound to meet people who are capable of unconditional love. And I think it is arrogant of us Christians to believe that only Christians are capable of unconditional love. And wherever there is the capacity for unconditional love, there is God. And wherever there is God, there is salvation. So we do not say outside the church there is no salvation. Because inside the church, there is also damnation. Itong bagay na ito, matagal na natin ni-resolve after the Second Vatican Council, no such thing as automatic salvation. The fertile soil is charity. Ubi caritas et amor, Deus vivi est. Saan man tayong bansa manapadpad at may makilala tayong mga tao who are capable of selfless giving and unconditional loving, you have a fertile ground for the gospel. Yun ang simula. And I think ito yung pinananawagan natin new evangelization, which is the proper approach to evangelization.
Eh, lumis tayo at some point in history, evangelization became proselytization. Sa totoo lang, di ba kayo nag-react nung, okay, we're celebrating 500 years of Christianity. Ang unang, you know, ang unang tumawag pansin sa atin ito si Kuya Randy. Alam niyo naman, hindi pagka progressive thinker, Randy David as a sociologist. Ang sabi niya, ang balita mo, you'll be celebrating 500 year of Christianity. Sabi niya, 1521. So, does that mean you're also celebrating 500 years of colonization? That's a array. Do you really honestly believe that all of the people who were baptized then were Christianized? Yan ang puso-puso na yung mass baptism. Makuha mo ang isang dato. Kuha mo na yung buong pamilya. You call that conversion? Really? Honestly? And do you honestly believe that all the Spaniards who came to the country were here to evangelize? Come on. Nagkakalap sila ng sasakupin. Whether search for gold and spices in a good market, source of raw material. I mean, we're not born yesterday. We're not naive anymore. We live in a post-critical world. We're able to accept also the mistakes that have been done in the past about evangelization. Kaya ngayon, delikado na evangelize. Pumasok ka ng China, pumasok ka ng India, if you say you're going to evangelize, delikado yan, because they have equated evangelizing with proselytizing. And they have equated proselytizing with colonizing. May ulterior motive yan, may political interest yan. That's the kind of evangelization that we don't want to repeat anymore. Even Pope Francis says that. Remember, mayroong isang atheist na nag-interview sa kanya. Tinanong ng atheist na journalist sa kanya, I'm very happy that you said yes to my invitation to a dialogue or an interview, sabi niya. Are you trying to proselytize me? Are you trying to convert me? He said it, of course, jokingly. And Pope Francis responded by saying, proselytizing is a solemn nonsense. I'm here only to have a dialogue with you, to listen so that I can learn from you, and perchance we can learn from each other. Proselytizing is a solemn nonsense. There goes the old approaches. The old approach to evangelizing. Meaning, inaamin natin na may pagkakamali din tayo sa paraan natin ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. And we're not to do that anymore. Pope Francis says, if we're to evangelize, we have to do it by attraction. By alluring. By inviting people to a banquet. By living up Christian life and making it so attractive that people would say, these must be Christians, they love one another. And lastly, charity disposes us for kenosis, which is the most important principle of unity. Kenosis means self-emptying. And our inspiration for that is Philippians chapter 2. Memorize nyo lahat ito because you read it in your liturgy of the hours. St. Paul says, and this is his plea for unity and humility. If there is any encouragement in Christ, any solace in love, any participation in the Spirit, any
compassion and mercy. I beg you, brothers and sisters, to complete my joy by being of the same mind, comma, with the same love, comma, united in heart, comma. Yung mga kama na yun, meron siyang nire-refer. Meaning, by being of the same mind as Christ, with the same love as Christ, united in heart with Christ, thinking one thing as Christ. Siya ang ating point of reference. And he says, do nothing out of selfishness or out of vain glory. Rather, humbly regard others as more important than yourselves. A very important principle of unity. That you regard others always as more important than yourself. Ang malakas na nagiging sanhi ng pagkatawa-takwata ay ego. Assertion of ego. Hindi ako binigyan ng importansya. Regard others always as more important than yourselves. Each one looking out not for his own interests, but everyone for the interest of others. When you can go out of yourself, think of the welfare of the other. And of course, he says, if you want to maintain unity in the church, you must have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus. And what is that attitude of Christ Jesus that you must have among yourselves? He says, you must have the same attitude that is in Christ Jesus, whom, and then the hymn follows, though he was in the form of God, did not deem equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, being born in human likeness, being found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bend, and those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God and the Father. So, there's Paul's most important principle of unity, self-emptying, emptying of the ego. Because since the beginning of creation, our problem was with the ego. Though he was like God, that didn't mean that he was in the form of God. Though he was like God, he did not aspire to be like God. That is the exact opposite of Adam. He tried to be like God. And the ironic thing about it is, he had been created to be like God. Di ba sinasabi yan ng Book of Genesis, tayo lang ang bukod-taning nilalang ng Diyos na kawangis mo. Humankind is the only creature that has been deliberately created by God to be like Him. To be His image and likeness. Unfortunately, we did not know what that was about, what it meant to be God's image and likeness. And I think, I'd like to believe that up to now, it's the issue of all humanity. Nagpapaka-Diyos pa rin tayo, in the wrong sense. Eh, totoo namang dapat, kamukha natin ang Diyos. Ginawa niya tayo talaga sa hugis at buhangis niya. We're supposed to be the likeness, the image of God, but we don't know what it means to be image of God. Look, when we pray, we say, Almighty God, All-Powerful God, Omnipotent God,
Do we understand God's power? And I think that's the reason why people try to be powerful, because they feel like God when they're powerful. You know, there is a philosopher by the name of Ludwig Feuerbach, whose critique of religion is about religion as a projection. We're just projecting on God our own desire for power. So God is just our human projection. Mali ba siya? I think tama siya in many ways. Baka yung ibang tao sumasamba sa Diyos, akala nila sinasamba nila ang Diyos. But for all we know, sometimes it's not God we worship, but a projection of ourselves. It's not God. To worship the true God would have to mean to die to that ego. Napakalakas ng ego na yan. Siya kalaban natin. Diba, doon tayo nahulo. Magaling yung ahas. Ang sabi ng serpent. Ang sabi niya, totoo ba na pinagbabawalan kayo ng maramot na Diyos ninyo na kumain ng lahat ng mga bungang kahoy dito sa hardin na ito? Pinagtanggol pa ni Eva ng Diyos. Kung minsan, kung kailan natin pinagtatanggol ng Diyos, mas nalilis pa nga tayo eh. Hindi totoo yan ang sabi ni Eva. Walang sinabing ganyan ng Panginoon. Sa katunayan nga, pwede kami kumain sa lahat ng uri ng pagkain dito sa amin. Maliban lang, doon sa isang punong kahoy. O, sabi ng ahas, eh bakit daw? Mamamatay daw kasi kami. Sinuwali ng Diyos. Hindi totoo mamamatay ka. Ayaw niya kayong kumain ng buwang kahoy na yun dahil alam niya na pag kumain kayo ng buwang kahoy na yun, mabubuksan ang inyong mga mata. And you will be like God. Magiging Diyos kayo. Hindi niyo na siya kakailanganin. Doon tayo nahulog. Nahulog tayo doon sa pag-asam na maging Diyos. The more they aspire to be like God, the farther away they got from God. That's very paradoxical. Kaya sila na etsapwera. Kaya sila pinalabas doon sa garden, sa paraiso, Garden of Eden. Ayon doon sa kwento ng Genesis, ang Panginoon naglagay pa ng security guard sa paraiso. Baka daw bumalik pa sila. Ang iniingatan ngayon ng Panginoon ay yung baka bumalik sila at kumain doon sa Tree of Life and live forever. Hindi pwede. Not in that state. Because you immortalize evil that way. Ako tuloy nagtataka mo, bakit tinawag itong Tree of Knowledge of Good and Evil? I think the correct word is Tree of Death. Dalawang klase lang talaga yun. Tree of Life and the Tree of Death. Kasi if you eat of it, you will die. Minsan iniisip ko, ito yung naimbitahan ako ng Opus Dei na mag-misa sa Aquila City. Doon sa kanilang misa, I started with a question. I said, imagine, what if Adam and Eve had chosen to eat first of the Tree of Life instead of the Tree of Death? What would have happened? Look, hindi naman bawal yung Tree of Life. Ang bawal yung Tree of Death. You shall not eat of it, lest you die. But there was another tree, the Tree of Life. Walang sinasabi ang Genesis na bawal kumain doon. And I think God was leading us to the Tree of Life. But we chose the Tree of Death. God had to face the consequence of His own choice to create us with a free will. Because with our free will,
make mistakes. And God has to contend with that. That He doesn't give up easily. Alam niyo po, kumain na tayo kagad doon sa Tree of Life, wala nang salvation history. Hindi na kailangan ng Bible. Hindi na kailangan ng incarnation. Kaya pala, ang sabi ni St. Augustine, oh, happy thoughts. Dahil sa kasalanan ng tao, ang Diyos ay nagkatawang tao. And now there is the story of salvation. Oh, happy thoughts. Siguro nagbago, iba yung takbo na kasaysayan. No, but I think God knew what He was doing. Kaya nung kumalpak ang tao, He was doing damage there. It was just the start of the story. It's a work in progress. Kaya nilagyan niya ng security guard yung paraiso, an angel, and a flaming sword. And you know, in apocalyptic tradition, these two details have been put together and given a name. The angel with the flaming sword. Anong tawag natin sa kanya? Yung anghel na may dalang espadang nagliliya. Michael. The name Michael is given to this security guard of paradise in apocalyptic tradition. Nakikita mo yan sa Apocrypha and Pseudepigrapha. And you know the name Michael, what it means? Mikael. It means who is like God. Kaya si Michael pala, yung gwardiya, binabantayan niya lahat ng gustong pumasok ng paraiso. If you attempt to enter paradise, he will stop you. Kaya, the gatekeeper of paradise is not St. Peter, it's Michael. At pag nag-attempt ang pumasok, sasabihin niya, halt, who goes there? Hinto ka dyan. Sino ka? Gusto kong pumasok. okay. Give the password. Gusto mong pumasok? Answer the question. Who is like that? Michael's name is a puzzle. It's a riddle. Isang palaisipan. Sino ang katulad ng Diyos? Sumagot ka! Pag di mo ako nasagot ng tama, hindi bubukas ang pinto ng paraiso. Ikaw naman, mag-iisip ka. Sino katulad ng Diyos? Baka si Bill Gates dahil mayaman siya? Sorry. Si Obama dahil siya ang presidente ng Amerika? Sorry. Pwede tayo kumalpak sa sagot na. Kasi marami tayong mga haka-haka tungkol sa pagpapakadiyos. Kaya nga ang tawag dyan, eh, pag-Diyos-Diyosan. And Philippians chapter 2, I think, gives us the password. Kaya kung gusto ninyo, kung maaga-aga ang pagkatok ninyo, sa pinto ng paraiso at magkita kayo sa San Miguel, eh, kung nyo kakalimutan yung password nasa Philippians chapter 2 na. Tanong niya, sino ang katulad ng Diyos? And St. Paul would say, isa lang ang katulad ng Diyos. Siya who, though He was like God, did not deem equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself. Ito ang katulad ng Diyos. Iisa lang katulad ng Diyos. Ang Diyos na nagmamahal ng lubos. Ang Diyos na dahil sa pag-ibig ay handang mamatay sa sarili. Handang mubarin lahat ng dangal ng kanyang pagka-Diyos. He humbled himself. We have a humble God.
And the power of God consists in His love, the love that empowers Him to empty Himself. He humbled Himself, becoming obedient unto death, even death on the cross. Napakagandang misteryo ito na proposed by Saint Paul. And he says, ultimately, God alone can keep us together in unity. When we too can humble ourselves, when we too can empty ourselves of that over-assertive ego that has been the reason behind many wars and conflicts and divisions and intrigues in this world. Kapag nangibabaw yung ego rin. So, in summary, so for this first session, our reflection is really on unity. Living the sacramental priesthood means acting in the person of Christ who builds the church in unity. As one body, organically united together, doing different things, respecting each other's variety of gifts, uniqueness, accepting each other, but being able to move about as one. Because we have received gifts from the one Spirit, we breathe in that same Spirit. Okay? The one Spirit with which we breathe as one body that will keep us bonded together in charity. Which is not just love, but self-giving love. Unconditional love. The love that makes us disposed for self-emptying. Kenosis. One body, one spirit. Charity and kenosis. Important principles that will keep the unity of the church. Not just today, not just yesterday or today, but forever. And you are the sacraments of that unity in the body of Christ. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. We will have a break and wish you a happy 30 minutes.